inyo. I'm 34 years old and I'm registered nurse. Ang pinakapangarap ko talaga sa buhay ay magpunta ng ibang bansa. Actually, I'm a nurse by profession. Nag-nurse ako dito sa Pilipinas for so many years. My ultimate dream is going abroad, particularly in Australia. Kasi alam ko na sa Australia, doon matutupad yung mga pangarap ko in the future. As a nurse, sobrang challenging talaga kasi we are very exposed to different kind of shift. May pang-umaga, may pang-hapon, may pang-gabi. So, kaming mga nurses, dapat maging flexible kami. At the same time, aside from the clinical experience na kailangan before ka mag-abroad, kasi nung una, yung mga old nurses, okay lang na walang mga requirements. Pero ngayon, aside from clinical experience, so meron tayong tatawag na IELTS or the English exam. More than 7 pa ako nag-exam para makuha ko yung ultimate dream ko talaga na mag-ibang bansa. Kaso nga lang, hindi siya nangyari. Kaya sa Australia, sobrang taas ng band score. All 7 lahat. Speaking, listening, reading, writing, kailangan all 7 talaga siya. Palagi akong hindi man siya bagsak, hindi lang pasado sa quota. 6.5, 6 sa writing. So hindi ko alam kung hindi ba maintindihan yung sulat ko or pangit ba yung sulat ko. Ayun, sabi ko sa sarili ko, parang hindi para sa akin ang Australia. Kasi ang tagal ko nang tinry, tagal ko nang na ilang beses na sinubukan, hindi pa rin talaga siya nangyari. Kaya yung score ko sa English exam, sa Canada siya napunta. So ibig sabihin, nabaliktad. Na yung dream ko sa Australia, hindi na siya. Canada na. Na yung score ko, pasado doon. Kaya nagbayad na ako ng more than 100,000 pesos. And particularly in Quebec. So nag-aral pa ako ng French para kasi ang Quebec kasi yun yung French speaking country sa Canada. So nag-aral pa ako ng French para makapunta ng Canada. So yun, from Australia naging Canada siya. So yun ang pinaka challenging sa nurses. So aside from flexible ka sa schedule, yun nga may mga requirements pa para mapunta ka ng ibang bansa. So from Australia to Canada. Kung natuloy ba ako sa Canada, hindi ako natuloy sa Canada. Actually, meron kaming ongoing application. Yan, kasama po yung family ko, kasama po yung asawa ko. Ongoing application sa Canada. So, hindi ko na siya in-update. Na nagulat na lang yung wife ko na bakit ganun? Bakit hindi ko na ina-update si Canada na ito yung priority? Nasabi ko na hindi ko na siya in-update si Canada because of iFern. Yan, dyan na pumasok si iFern. Na ongoing application namin sa Canada, din ito si iFern, mas pinili ko to si iFern. Negative, allergic, sobrang skeptic, as in hindi naniniwala sa ganitong klase ng negosyo. Kasi it's a multi-level marketing business, quote-unquote networking. Way back when I was in college, pag narinig ko ang salitang networking, wala na. Dahil walang ibig sabihin sa akin yan. It's either pyramiding or scam. As in sobrang negatibo. Kasi ang dami ko napapanood na news, yung kaibigan ko na scam, yung kamag-anak na scam. So iba talaga yung thinking ko with regards to networking. As in, hindi siya maganda. Sa isang inuman, doon po namin nakilala si iFern. Na sabi nga dito, may mababoting usapan, di ba, sa inuman. Yung best friend ni Mrs. na personal shopper nila Sir Tumanitan ni Madam Kimi, doon kami nagtagpo. Punta kami ng BGC sa isang sa isang bar. Then nagkataon, na yung may-ari ng iFern, Sir Tumanitan and Madam Kimi, doon din po nagpunta. So, ibig sabihin, nag-mix na po kami, nag-combined. Pero that time, hindi pa po namin siya kilala. Pinakilala na sa amin. Introduce na ni Madel, yung best friend po ng wife ko ni Mrs., na siya si Sir Tumanitan. Siya ang may-ari ng Fernsy. Nung moment na yon, nag-init yung tenga ko. Nag-init yung tenga ko yung dulo. Kasi bakit? Kasi nga, alam ko networking. Kasi nga, sarado yung utak ko. Hindi lang utak ko, sarado talaga yung puso ko kasi nag-nurse talaga ako para mag-ibang bansa. Then siya, inom-inom, tagay-tagay. Nasabi niya, di ba po ano po yan? Networking, sabi ko yung Fernsy. Sabi po ni Sir Tumanitan, hindi networking yung Fernsy. Merong bago, which is the Fern-D, the vitamin D. That was January 3, 2017. That was 3 years ago. So, 10 kami kinausap noon. Magka-abarkada, 10 kami kinausap. In-invite kami na umattend ng big event or the kick-off party ng iFern. 10 kami kinausap, ako lang po yung tumuloy. Si Mrs. Punis Buntis, after ko magbayad ng ticket, dala siya na sa loob. So para VIP talaga siya. Na nung dumating si Sir Tumanitan, sabi nung isang staff ni Sir Tom sa iFern, Sir Tom, dyan po yung bisita nyo.
ha, bisita? Sabi ni Sir Tom, wala pa ako lang na anong bisita. Tapos pagpasok niya, nakita ko, ah, ikaw pala yung kainuman namin. So ang ginawa ko talaga noon, nag-observe talaga ako kung ano ang mundo ng multi-level marketing business. Kasi comment lang ako ng comment ng negative, wala man talaga akong idea. First observation, may nag-cheer. Laguna, Cavite, may sa Norte, may Visayas, may Mindanao. So sabi ko, ba't ganun walang Batangas? Taga Batangas ako. Sign ba to ni Lord na kami po mag-start ng Batangas? Pero hindi man ako niniwala sa mga sign. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang yung panonood. May ina-awardan. Yan, may umakit ng stage. May binigyan sasakyan. Tanda ko noon, Suzuki Ertiga. Kay Miss Carol Canuto, ibinigay noon. Sabi ko, unti-unting nabubuo sa isip ko na totoo pala. Totoo pala ang mundo ng multi-level marketing business. Every year, merong pinupuntahan si iFern. Merong travel incentives. Ang pinakalast na lumabas doon sa video, picture ng isang kangaroo. Sabi ko, teka lang, Australia ba to? O, ito yung dream country ko. Na sobra talaga akong kinilabutan nung video yon. Then the next destination, Australia. Diba, hindi pa ako member ng iFern, nag-goal agad ako, nasabi ko, sa next na event, may kasama na ako na grupo from Batangas. Sa next na event, aakit ako ng stage. Sa next na event, ako rin po yung awardan at may hit ko yung Australia. May nag-iwan lang sa akin na quotation na piniture nung gabing yon si Sir Tomanitan. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you cannot do it, say yes, then learn how to do it later. Nung gabing yon, ang nakita ko is oportunidad. After nung event, kinabukasan, nag-join agad kami. Sa una, hindi talaga siya madali. Actually, nung first month namin ito kay iFern, wala pa kami napapamember. First na invite pa lang, rejection na. 2 months, wala pa din. So, naghihintay kami ng ilang buwan bago may magtiwala po sa amin. Ano po yung ginawa ko? Inaral po yung negosyo. Challenging po talaga siya. Dumating pa sa point na pinag-awayan po to namin ng mag-asawa. Kasi bakit namin pinag-awayan? Kasi nga, ang prioridad po namin is Canada. So, nung nagka-resulta na kay iFern, may nagme-message, pero meron pa ding iba na kahit may resulta ka na. Nung una namin kinausap, sabi nila may puhunan sila. Tsaka na sila papamember kay iFern pag may resulta na kami. Ngayon, binalikan namin siya na ito na yung resulta kay iFern. Ang nasabihin sa amin, wala silang puhunan. Sabi ko, ano ba talaga? Walang puhunan, resulta, puhunan, or pride lang talaga. Pero merong iba, sila na mismo yung lumalapit. Sila na mismo yung nagbe-message sa'yo, sila mismo tumatawag para mag-join dito kay iFern at ma-experience din yung prosperity. Because of iFern, sobra nakakabago talaga ng buhay. It's a life-changing opportunity. In just 8 months doing the iFern business, ano binigay po sa amin? Binigyan po kami ng brand new Fortuner. In just 8 months. In just 2 years doing the iFern business, ano pong binigay sa amin ng sasakyan? Binigyan po kami ng brand new Mercedes-Benz na E-Class. Yan. So, dalawang sasakyan. So, sabi ko nga noon, 10 years akong nurse versus kay iFern 2 years pa lang. Diba? Dalawang sasakyan na. Ano pong binigay po sa amin? The dream savings. Yan. The dream income. After 2 years doing the iFern business, dyan din po namin nabasag yung aming first 1 million sa loob po ng isang buwan. So sa iFern, hindi lang 6 digits, di ba? Hindi lang siya kalahating million, but 7 digits, 1 million, kikitain mo yan buwan-buwan. So ano pa yung naging resulta? Naapunta kami ng Amanpulo, na akala namin pang-artista lang, na akala namin pang-politiko lang, private plane. Kasi naalala namin, pag mag-travel kami, as in budgeted. Kailangan maghintay ng piece of air, isang taong preparasyon. Yun yung pinaka nakaka-touching na pakiramdam na yung baby po namin, ang unang apak niya na sand, Amanpulo. Kasi kami nung bata pa kami, sa Batangas, Calatagan, yan, sa Los Baños, sa Pansol. So yun yung mga ano namin, mga experience. Dream cars, yan, dream income, di ba? Dream travel, dream property. Nakabili po kami ng 1,000 square meter na lupa sa Lipa. Yan. At doon po, itatayo yung aming dream house. Na nangyari to kay iFern, 3 years pa lang. Versus, si Mrs., 12 years sa Senado, ako nurse, 10 years, dito kay iFern, 3 years pa lang. So, yan po yung mga resulta na grabe po yung binibigay po sa amin. Nagka-income ng 100,000 per month, nag-advance to kalahating million, naging 1 million, nag-1.5, na-hit na rin po namin yung 2 million. At ito recently lang, nung month of June. Doon po namin nakuha yung aming first 3 million sa loob po yan ng isang buwan. 6 months pa lang dito kay iFern,
nakapunta po ako ng Australia for free. Hindi para maging nurse po doon, hindi para maging OFW, para maging isang turista. So dahil kay iFern, natupad po yung pangarap ko na makapunta ng Australia na never pong ibigay po sa akin nung empleyado po ako. Dito kay iFern, hilahan talaga siya pataas. So yan, continue achieving your dreams together with iFern kasi one thing is for sure, lahat ng mga pangarap natin sa buhay, lahat ng mga minimithi natin, matutupad dyan through iFern. So let's enjoy the real time and financial freedom here in iFern. Let's enjoy and experience the health and wealth prosperity here in iFern. Yan, sa mga katulad kong mga RN, mga registered nurse, huwag kayong matakot na sumubok na mag-networking. Huwag niyong isipin na ano siya, na negative siya, huwag niyong isipin na hindi siya maganda. Pipili lang kayo ng tamang kumpanya. Kasi ito, I'm a fresh blood, diba? Sobrang bago sa ganitong klase ng negosyo, walang alam, zero knowledge. Pero nagkataon, tamang kumpanya, kaya may resulta. Actually, meron ako ditong kasama, the close line na nakita ko na ganoon din ako. Dating RN, nag-work din sa hospital for so many years. Actually, hindi pa nga siya full-time. So, ngayon, mag-full-time na yan. So, yan, kung ano nangyayari sa akin, yan, ito yung mangyayari sa'yo. Yung mga resulta, like for example, sinabi ko kanina, yung mga dreams mo, yan, yung mga dreams mo, matutupad dito kay iFern. Hindi mo na kailangan mag-abroad, 'di ba? Hindi mo na kailangan mag-ibang bansa pa para doon ka magtrabaho dito lang sa Pilipinas. Kasi one thing is for sure, like ako kung nurse pa rin ako hanggang ngayon. One thing is for sure, kasama ako sa mga frontliners. Kasama ako sa mga nurses na nag-aalaga ng mga COVID positive na pasyente. So the health risk is sobrang taas. Diba? Kung nasa ibang bansa ka pa, hindi mo pa kasama yung mga mahal mo sa buhay. Kaya, yan, ito si Eagle. Yan, ito yung nakikita ko talaga yung before ako. Sino ba si Marvin before? Diba? Sino ba si Marvin na nagsisimula pa lang kay iFern? So, siya nagsisimula pa lang kay iFern, wala pa masyadong resulta. Na-registered nurse din. Diba? Ngayon, tinatrabaho din ng unti-unti si iFern. Pero magpo-full-time na yan hanggang sa ma-reach itong nangyayari po sa akin po ngayon. Na multi-millionaire club member na ng iFern, presidential director, nag-earn na ng at least 2 million sa loob ng isang buwan. I am Marvin Escasino, dating RN, registered nurse, ngayon RN pa din, registered networker, multi-millionaire club member, and presidential director, and I'm fantastic.